Ayan, magandang hapon po muli sa bawat isa po. And muli umpisahan po natin ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Tayo po muli manalangin. Amin Diyos, sama sa pangalan namin Panginoong Jesus. Patuloy nga po Diyos na binibigay namin sa iyo Panginoon ang hapon na ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ayan po. Malapit na pong magtapos ang taong 2020, which is very challenging po sa bawat isa sa atin. Alam ko naman po na lahat po tayo dumaan sa lockdown, sa pandemic. Pero sa grace po ng Panginoon, sa kabila ng nangyayari ngayon, hindi na hadlangan ang gawain at patuloy na pinaparamdam sa atin ng Diyos ang pagsama niya at ang mga pabor niya. Hindi niya tayo pinabayaan sa mga panahong to. Isang pagpapatunay na hindi po tayo nagkamali ng Diyos. Amen? Kasi hindi niya po tayo pinabayaan sa oras na to na halos karamihan po sa atin ay nawalan. Nawalan po ng hanap buhay. Pero pinatunayan ng Panginoon na may kaibahan talaga ang naglilingkod sa Kanya sa hindi. Amen. Ngayon, napapatunayan na tayo po ay anak ng Diyos. Mapapatunayan na hindi po tayo nagkamali ng Diyos na pinaglilingkuran. Kung makikita po natin dito sa Malakay chapter 3, verse 13 to 18, basahin na lang po natin sa mga kanya-kanya po nating Biblia. Pero nakalagay po dito, sabi niya po dyan, pinakita ng Panginoon sa verse na to kung ano ang kaibahan ng taong naglilingkod sa Kanya sa hindi. Danas po natin yan ngayon. Pinoprovide niya lahat ng pangailangan natin. Iniingatan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Sa panahon na to, itong buong 2020 na to, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ngayon po, mag-end na po itong 2020 at by next month, 2021 na, mag-uumpisa po ang panibagong taon. Ngayon, kung papansinin po natin yung mga tinuturo po sa atin ng mga pastors po natin itong mga previous days, itong last week, ay about po sa soul winning. Ngayon, mahalaga po na itong papasok, itong darating na taon, itong 2021, mahalaga na iset po natin yung heart and mind po natin sa mission. Kasi bakit po? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 28, yan, itong verse na to, sa Matthew chapter 28, 19 to 20, tayo po ay binigyan ng Diyos ng mission. Amen? May mission po siyang ibinigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Basahin ko lang po dito. Sabi niya, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sabi po ng verse 20, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ngayon ang sabi niya po dito, at narito ako ikasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So may mission po tayo. May binigay po sa atin ang Panginoon. Meron po siyang ipinagkatiwala. Naniniwala po ako sa buhay ng bawat isa sa atin. May kanya-kanyang ipinagkatiwala po ang Diyos sa atin, mga kaluluwa. Kaya nga po ang kahalagahan ng soul winning na dapat gampanan ng bawat isa sa atin. Kasi bakit po? Nabanggit nga po noon ni Pastor Boy na may mga kaluluwa na maaring humahantong o maaring hahantong sa lugar ng impyerno dahilan sa kapabayaan ng isang Kristiyano na ayaw mag-share ng Word of God. Kasi bakit po? Ang sabi nga po, ang bawat mananampalataya, once na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, once na tinanggap na po natin ang Panginoong Jesus, once na nalaman po natin ang kaligtasan, tayo po ay automatic may mission na kailangan spread, kailangan i-share po natin sa iba yung kaligtasan na natanggap po natin. Huwag po tayong maging selfish na tayo lang. Huwag po tayong makasarili na okay na yan, ligtas na ako. No. Kasi bakit hindi po natin pwedeng iasa sa mga missionary lang yung pagbabahagi ng salita ng Diyos?
Hindi pwedeng yung thinking natin na meron namang mga missionary. Kaya nga may mga tinawag na mga full-time. Hindi po pwedeng ganun. Kasi bakit kulang po ang mga manggagawa ngayon? Diba, sabi nga po sa dito sa Biblia, marami nang hinug. Yung panalangin ng Panginoong Yesus, marami nang aanihin. Pero sabi niya, konti ang mag-aani. So, ano eh, kulang. Kulang po yung hindi sapat, yung mga missionary lang, yung mga workers lang, yung mga full-time na mga manggagawa lang ng Diyos ang asahan natin na magbahagi ng salita ng Diyos. Kundi, ang bawat isa, ang bawat individual, ang bawat mananampalataya, ang bawat tumanggap sa Panginoong Yesus, ay binigyan niya ng misyon. Ang bawat isa po sa atin ay may misyon. At ang misyon na yon ay ang ibahagi ang mabuting balita. Ang misyon na yon ay yung i-harvest yung mga kaluluwa. Ang misyon na yon ay ang maglapit. Make disciple. Ang sabi nga po niya dito, turuan. Turuan sila. Diba ang sabi niya po dito sa verse 20, iniutos ko sa inyo, narito, ako'y kasama ninyo. So, ano eh, minsan po kasi sa atin, takot lang po tayo mag-share. Minsan, nahihiya lang po tayo. Pero ang sabi ng Lord, kasama natin siya. Siya yung ba-back up sa atin. Minsan, iniisip natin, wala tayong kakayanan. Totoo naman, wala po tayong kakayanan. Wala po tayong kakayanan kung sa sarili po natin kakayanan. Pero ang pangako ng Panginoon, back up po natin siya. Ang kailangan po natin gawin, maging willing lang po tayo na sumunod. Magpagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi yung mission na yan ay hindi lang naman sa mga full-time. Ang mission na yan hindi lang para sa mga missionary. Ang mission na to na ibinigay ng Diyos ay lahat, para sa lahat ng mga mananampalataya. At ang sabi niya, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko. So, ibig sabihin, sasabihin natin sa kanya, sa mga tao na hindi pa nakakakilala, yung aabutin natin yung mga kaluluwa. Sobrang dami po ng tao ngayon sa mundo. Amen? Kailangan na naturuan natin sila kung paano sumunod sa Panginoong Jesus. Ibahagi natin sa kanila ang kaligtasan na natanggap natin ng Panginoong Jesus. Diba siya yung tanging way para tayo ay maligtas? So, ang sabi niya dito, make disciple, go ye and preach the gospel, ibahagi, ipamalita ang mabuting balita, na ang mabuting balita na to ay ang kaligtasan na binigay ng Panginoon. Diba, ang Panginoong Jesus po mismo, ang Panginoong Jesus mismo, nung time po na siya ay bumaba rito sa lupa, nung time na nandito siya sa lupa, siya mismo ay ipinahayag niya ang mabuting balita, ipinahayag niya yung kaligtasan. Ang Panginoong Jesus mismo nagtiis. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagtiyaga. Tayo mismo ay pinagtiyagaan. Wala naman po tayo ngayon sa kalalagayan po natin kung wala pong mga nagtiyaga sa atin. Diba? Kagaya nga po nung binanggit ni Pastor Rodel kahapon, thankful siya sa mga taong nagtiyaga. Diba? Tayo, maging thankful tayo din sa mga taong nagtiyaga sa atin. Kumbaga, pinagtiyagaan tayo. Magkaroon din tayo ng tiyaga para maabot. Para ma-reach out po yung mga kaluluwa na malayo pa sa Panginoon. Diba kung iisipin mo pa nga lang, maraming mga kaluluwa ang humahantong sa kapahamakan, maraming mga kaluluwa ang napupunta sa impyerno, nakakalungkot na yung Panginoong Yesus nasasaktan. Kaya nga binigay po ng Diyos Ama, Panginoong Hesukristo, kasi ayaw niya na tayo ay humantong sa lugar ng kapahamakan sa impyerno. Diba kaya nga ipinadala niya ang Panginoong Yesus? Kaya nga pumunta dito ang Panginoong Yesus. Diba? Ang Panginoong Yesus ay nagtiis. Tiniis niya lahat ng hirap. Tiniis niya lahat ng sakit. Lahat ng mga pangiinsulto sa kanya. Dahil may mission siya. At yung mission ng Panginoong Yesus, diba? Yung mission niya nung time na nandito po siya sa lupa, yung iligtas po tayong lahat. Diba? Sabi nga, sanlibutan, ibinigay ng Diyos ang Panginoong Jesus sa sanlibutan. Ganun kalaki ang pag-ibig niya po sa atin. Diba? Tayo mismo ay pinagtiyagaan. Tiniis po ng Panginoong Jesus lahat po ng hirap. Tiniis ng Panginoong Jesus yung pangiinsulto sa Kanya. Yung sakit physically. Yung emosyon na nararamdaman niya. Diba? Kasi bakit iniinsulto po siya ng mga tao? Pero andun pa rin eh. Patuloy pa rin siya. At yun po ang gusto ng Lord. Yun po ang gusto ng Diyos sa mga mananampalataya, at yun ay itinuturo po sa atin ng mga pastor po natin na sundin natin ang utos ng Diyos. Yung utos niya
ay ipahayag ang mabuting balita. Kailangan natin i-share ang good news, ang kaligtasan. Wala pong ibang gagawa nito kundi tayo rin. Tayo na sumasampalataya, tayo na sumusunod sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya dito, lahat gawing alagad. So, hindi po enough na mga missionary lang ang hahayop. Hindi sapat na yung mga full-time lang ang hahayop. Dahil hindi po mangyayari ang nais ng Lord na kaligtasan sa sanlibutan kung hindi po tayo gagawa. Ginawa ng Diyos yung part niya. Tiniis ng Panginoong Jesus lahat ng hirap. Maging matyaga tayo. Minsan kasi iniisip natin, lalo na pag nakaka-encounter tayo na nababastos tayo sa pag-share ng Word of God, minsan pinanghihinaan tayo ng loob na wag na lang kaya. Minsan naman, naiisip natin na wag na lang. Sila na nga ang shisharan, sila pa yung nagagalit. Diba, minsan may mga na-encounter po tayong ganyan. Diba, kami na mga full-time, kapag kami po ay nagbabahay-bahay, nakaka-encounter po kami ng ganyan. Pero alam niyo po, ang Panginoong Jesus mismo, dinaanan po yan. Diba, kung tayo ay alagad ng Diyos, mapapatunayan kung ano ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus ay pagdadaanan din natin. Diba, yung mga pinagdaanan ng Panginoong Jesus ay pagdadaanan din natin. Dahil ang Panginoong Jesus po mismo ay hindi naman dumaan din siya sa ganun. Siya ay ipinahiya din. Siya ay pinagtabuyan din. Pero ang sabi nga po ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo, sabi niya, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Maging matyaga. Huwag matinag. Ibig sabihin na ni, kailangan nating tiyagaan, kailangan pa nating sipagan. Kasi bakit? Tayo nga eh, hindi sinukuan ng mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga tao po na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay kailangan din po natin tiyagaan. Oo, i-re-reject po tayo ng mga tao. Oo, andun yung ipapahiya ka ng mga taong shasharan mo. Yes, hindi may iwasan na minsan pagdadabugan ka ng pinto, may mga time pa nga na ipapahabol ka sa aso eh. Na-encounter ko pa nga nung naka-assign pa ako sa probinsya eh, andun yung yung itak na igaganon sa'yo eh. So makaka-encounter ka talaga, masasaktan ka emotionally. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, maging matyaga kayo. Ang sabi niya po doon, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Kasi bakit? Ang sabi niya, hindi nasasayang lahat ng mga pagpapagal natin sa gawain ng Panginoon. Hindi po nasasayang. Diba? Sa 1 Corinthians 15:58, hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. At ang pinakamahalaga, yung misyon ay pinagkatiwala niya po sa atin. Ang laki po ng sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesus. Napakalaki ng ginawa ng Panginoong Jesus. Tiniis niya po lahat ng sakit. Physically, emotionally, mentally. Sobrang tiniis na yun. Sa sobrang sakit nga, nasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero sa kabila po, nung sakit na yun, sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban pa rin ng Ama. Yung kalooban pa rin ng Jesus. Yung ba tiniis niya lahat ng yun? Kasi bakit? Gusto niya kasi na maligtas tayo. Gusto niya na maiiwas tayo sa kapahamakan. Ngayon, yun po ang mission din natin. Yun ang bilin sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi niya, humayo kayo sa buong bansa, sa buong mundo. Humayo kayo. Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Diba? Ang sabi nga ni Pastora Abby, i-share mo, ipahayag mo sa mga may sakit na may kagalingan. Yan ay ang mabuting balita. May kagalingan sa Panginoon. Sa mga nahihirapan, sa kahirapan. Diba, sa kasalanan, may kasaganaan. At ito'y matatagpuan lamang sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus po, makikita po natin, sobra po yung pagtitiis na ginawa niya. Sobra po yung hirap na pinagdaanan niya. Pero lahat po yun, tiniis ng Panginoong Jesus. Kasi bakit? Gusto niya na maligtas tayo. Huwag po tayong maging selfish na tayo lang. Sa atin lang mag-iistay ang kaligtasan. Hindi tayo lang ang gustong maabot ng Panginoon. Hindi tayo lang ang gustong maligtas ng Diyos. Ang gusto niyang maligtas ay ang sanlibutan.
ang lahat ng nilikha, lahat ng tao. Ngayon, hindi po mangyayari to kung hindi po tayo magpapagamit sa Panginoon. Ngayon, 2021 na papasok, dapat nakaready na tayo. Nakaset na sa heart natin na ano yun, sabi nga ni Pastor Boy, di ba? Iparanas sa atin ng Panginoon na huli na, yung pakiramdam dapat natin lagi, yung thinking dapat lagi natin, last na to. Last na to, kaya kailangan prosigihin natin. Last na to, na ito na lang, kumbaga laging thinking dapat natin, huli na to, ito na lang yung last chance na masyasharan ko yung taong to, ito na lang, dapat ganun eh. Kumbaga, nandun dapat tayo na lagi tayong ready. Diba? Sa maraming paraan, pwede tayong makapag-share. Hindi naman ako full-time hindi naman ako manggagawa ng simbahan Okay lang na hindi ako mag-share, hindi ganun. Kasi bakit? Sa simple nga lang na makausap mo yung old friends mo, yung mga dati mong kaibigan, yung mga dati mong kakilala, pwede natin siya lang sharean. Diba? Yung ginagamit natin ngayon, itong social media, pwede tayong makapag-share. Kung makasalubong mo yung dati mong kakilala, pwede nating sabihin sa kanila. Sabi nga ni Pastor Rodel kahapon may mga tao na ngayon mo lang ma-encounter. Huwag natin palampasin yung chance na hindi ma-share sa kanila ang magandang balita. Kasi bakit? Pag na-share po natin sa kanila ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, maaaring yung tao na yun, tatatak sa kanya yun at i-share niya rin sa iba. So, ayun po yung mission na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi niya, humayo kayo. At sa paghayo po natin, meron pong pangako ang Panginoon. Sabi niya, babakapan niya tayo. Diba? At sabi niya sa mga mananampalataya, binigyan niya tayo ng tanda ng kapangyarihan. So, hindi tayo mapapahamak. Kumbaga, nandyan nakaredy ang Panginoon na kung gagawin natin yung utos niya, hindi niya tayo pababayaan. Diba? Kung makaka-encounter tayo ng mga tao na matitigas, kailangan nating pagtiyagaan. Kasi bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo, magpakasipag, maging matatag, maging matyaga para sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo agad panghinaan ng loob, huwag tayong susuko kaagad na ayaw naman magpa-share niyan Ayaw naman makinig niyan bahala siya sa buhay niya. Hindi po dapat ganun. Kasi bakit? Ang Panginoong Jesus, napakalaki ng pag-ibig niya. Sabi nga niya, 'di ba, Panginoon, patawarin mo sila. 'Di ba nung tinutuya siya? Ang nasa krus na siya, sabi sa kanya, kung ikaw talaga, ay Diyos, kumbaga iligtas mo naman yung sarili mo. At pinagtatawanan siya, pero sa kabila po ng bagay na yun, emotionally, di ba, may feelings ng Panginoong Jesus. 100% naging flesh po siya. Pero sa kabila po nun, sabi po niya, na mapatawarin mo sila. So, ibig sabihin, marunong dapat tayong magpalampas. Marunong dapat tayong, huwag natin patulan yung mga sinasabi nila. Hindi dapat natin dahilan lang hindi po may iwasan na maka-encounter tayo, masasaktan tayo minsan sa salita. Kasi bakit? Marami pa rin naman kasi talagang mga tao na ayaw talagang makinig. Pero kailangan natin tiyagain. Alam niyo po, sa katulad po naming mga full-time missionary, simbahan nakatira, sa pag-araw-araw na paghayo po namin, madalas nakaka-encounter po kami ng mga taong paulit-ulit na tumatanggi na bahagi na ng salita ng Diyos. Madalas po sana nai-encounter ko na mga tao yung may mga sakit. Madalas yung may mga sakit po, minsan masungit. Meron po kami mga nai-encounter na gano'n na ayoko makinig niyan. Doon na lang kayo sa iba, mas matanda pa kami sa inyo. Alam niyo, makakarinig ka ng mga masasakit na salita. Minsan pa nga, makakarinig ka na excuse me po, yung mumurahin ka. Pero hindi . Alam niyo po, madalas na ginagawa po namin sa ganun. Babalikan mo. Andun yung pagbalik mo, susungitan ka pa rin. Pero sabi nga gawan mo ng mabuti yung mga taong hindi gumagawa sa'yo ng mabuti. So, ibig sabihin, every time na kapag kami ay dumadalaw ulit, pupuntahan yung taong masungit na yun, alam namin na kailangan ng kaligtasan, babatiin namin ng magandang araw, magandang umaga. Gawan mo ng mabuti hanggang sa makuha mo yung loob. Make disciple. Ang sabi ng Lord, go in, preach the gospel, make disciple, tsatsagaan mo talaga.
Hanggang sa, alam niya po, ano eh, hindi ka naman mabibigo eh. Kasi bakit? Ang sabi ng Lord, kasama niyo ako, back up niyo ako. At sa mga na-encounter po namin, madalas na ganun. Masungit, ayaw magpa-share. Dahil lang sa kakabalik-balik mo, kaulit-ulit mo, kinukulit mo na itong mabuting balita, kailangan nating lumapit sa Panginoon, saka paulit-ulit mo. At pakitaan mo ng mabuti. Sa kabila ng hindi mabuti ang pinapakita sa'yo, pakitaan mo ng mabuti. Alam niyo po, sa mga na-encounter ko, sa mga na-experience po namin sa field, ano eh, andun yung magiging kaklose mo sila. Sila na mismo yung babati sa'yo, hanggang sa masharean mo na sila. Hanggang sa maabot mo na. Alam niyo po, marami na po kami na-encounter na ganun. So, ano po, yung mission na to, eh, ngayong 2021 na darating, iset po natin yung heart po natin na hindi pwedeng hindi tayo mag-share. Hindi pwedeng hindi tayo magpagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi natin sabihin sa bawat na nakakasalamuhan natin. Hindi pwedeng hindi natin sabihin sa bawat kakilala natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Kasi bakit? Sa lahat ng mananampalataya, ito po ay required. Nire-require ng Lord na dapat natin gampanan. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Dahil hindi po mangyayari, hindi magaganap na matanggap ng mga tao ang kaligtasan na ibinigay ng Lord, na pangako ng Panginoon sa lahat ng tao sa sanlibutan kung hindi po tayo kikilos na mananampalataya. Kasi hindi naman ang believer ang mag-share niyan, kundi yung mga mananampalataya. Humayo po tayo. Ipahayag natin ang mabuting balita. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo, magkaisa tayo na pagtiyagaan, na abutin ang mga tao na hindi pa, na malayo pa sa Panginoon, na hindi pa naririnig ang salita ng Diyos. Magkaroon lang tayo ng tiyaga. Maging matiyaga lang tayo. Yes, makaka-encounter po tayo ng mga iba't ibang sitwasyon. Maring masungitan ka, i-reject ka. Nararamdaman mo yung mapapahiya ka, minsan masasaktan ka, pero hindi eh. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Magpakatyaga kayo, maging matyaga. So maging matyaga lang po tayo na abutin yung mga tao sa kabila ng ire-reject ka, mare-reject ka, tatanggihan ka. Kasi lahat po ng mga ginagawa natin sa Panginoon, ang sabi niya po doon, lahat ng pagpapagal natin para sa Kanya ay hindi lugi. Ito ay may kapakinabangan. Pero ito po ang pinakamission natin bilang mananampalataya. Tayo po ay kinakailangang humayo at ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Gawing mga alagad ko, ang sabi po ng Panginoong Yesus, ang lahat ng bansa. Hindi po mangyayari po ito kung hindi po tayo magpapagamit sa Panginoon. Sa bawat isa po, sa ating mga mananampalataya, ibahagi po natin ang salita ng Jesus, ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil tayo po mismo may nagtiyaga po sa atin. Kaya tayo din naman ay magkaroon ng tiyaga para sa mga kaluluwa pa na ipinagkatiwala po sa atin. Amen po. So yun lang po ang may share ko po sa hapon na to. Hindi po tayo po ay manalangin. Amin Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin namin, Lord God, na ilagay mo sa puso namin ang pag-ibig mo. Kung paano mo pinagtiyagaan yung mga kaluluwa, ito po ay ilagay mo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng pagtiyaga rin sa mga kaluluwa na pinagkatiwala mo sa amin. Karoon kami ng matinding pag-ibig, pagmamalasakit, Panginoon, sa mga kaluluwa, O Diyos. Salamat. Dahil kami ay pinagkatiwalaan mo, Panginoon. Samahan mo kami sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Takilayan at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless po.